Yan, good morning mga ka-cakey. So ayan, gagawa tayo ngayon ng cake na ang theme natin ay basketball theme. Kung mapapansin nyo, meron ako dyang clip sa kaliwa, yung pagtunaw ng marshmallow uploaded it sa ating TikTok. So ganyan ang ginawa ko kung walang microwave, kasi yung microwave po may diferensya. So ayan, gumamit lang tayo ng double boiler. So nagpakulo lang tayo ng tubig sa doon sa kaserola, and then pinatong natin yung marshmallow with water. So ayan, ganyan-ganyan lang. Pero siguraduhin nyo lang na heat-proof ang inyong bowl. So ganon. Ayan, pre-prepare na natin ang ating cake na ang size nito ay 7 by 8. Yes, mataas siya at 3 layers lang po siya. So may mga dowel tayong nilagay dyan para sigurado tayong hindi yan mabubuwal kasi nga mataas. So ang aking feeling dyan is whip it na may konting cream cheese. Ayan, para mas masarap. So ganun lang, hindi nyo nakikita kasi mataas na, lagpas na siya sa camera, hindi natin siya nai-adjust. But anyway, makikita nyo. So ganun lang, kailangan may dowel. Naglagay ako dyan ng sago straw. Alam nyo ba yung sago straw? Sakto ang height niya. So hindi ko na siya pinutulan. Binawasan ko lang itong ating filling kasi nga hindi maganda kung sobra kasi sasama sa ating ganache. Ito namang ganache ay ipakita ko sa inyo, uploaded din sa TikTok, yung kung paano gumawa without microwave din. So, same procedure lang, different procedure pala, pero ang ginamit ko rin ay nagpakulo din ako katulad niyan. So, gumamit ako ng Alaska. Ayan, yung Alaska all-purpose cream ay pinainit ko muna. Yung pakulo, pero hindi naman kulong-kulo. Yung pakulo na, saka ko siya hinalo sa ating chocolate. By the way, yung chocolate natin dyan ay Beryl's semi-sweet. So, medyo nagkaroon tayo ng konting problema kasi nga na-overheat ko yata. Tignan nyo, hindi na siya ganun ka kaganda para i-apply. Pero nagawa naman natin ang paraan. Pero ito, sigurado tayong titigas talaga to. So, ganun lang ginawa ko. Tinakpan ko ng konti and then hinalo-halo ko hanggang siya ay matunaw at maging smooth. So, kung di nyo pa napanood dyan sa TikTok, nandun yan. So, ayan. So, nililinis na natin ang cake. So, medyo nga struggle is real talaga dito kasi ito na nga. Medyo di nakikita nyo, oh, pumupulo yung mga chocolate, hindi na siya kaganon kaganda ilagay. But pinagtiyagaan natin at eto na. So napakinis na natin at gumamit ako dyan, ininit ko yung scraper para maging makinis siya. Ang kagandahan dito kasi stable na stable ang ating cake. Though ang aking cardboard ay manipis lang pero wala tayong worry na yan ay mabibiyak. Kasi pantay na pantay at maganda ang pagkakalagay natin ng ganache. So, ayun no, ayun ang ating cake na gagawin. Nakita nyo yan, yung basketball team cake. So, ganyan, continuous lang ang ating paghagod. So, ayan na nga mga ka-cakey. So, kayo, kumusta kayo dyan? So, ganito lang ang very simple way of applying ganache. Pero kung sana ay perfect ang ganache natin, napakadali lang naman itong ilagay. So, ayan. Pero tingnan nyo, okay na siya, di ba? Makinis na. At ito na nga, yan, ready na para lagyan ng ating fondant. Yes, maglalagay na tayo ng fondant. Ayan, pinakita ko ulit sa inyo. Sinukat ko at ayan nga, 8 inches ang kanyang height. Yes, 8 inches ang kanyang height at 7 yung circumference niya. So, ito, na-cover ko na siya ng fondant. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi nga, marami na rin akong video niya. Balikan niyo kung paano mag-apply ng fondant. Pero dito, ito ngayon yung bola na topper natin ay ano lang, dummy. So, nabibili ito. Size 5 ito. Nabili ko yan sa mga tindahan, sa bookstore. And then, ito ngang yellow and red na fondant, pinagsama ko para magkaroon tayo ng orange na fondant since orange nga ang bola, diba? So, dito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cover ng ganitong dummy ball na pabilog. Yes, syempre, ball bilog. So, yun. Iko-cover natin yan.
this is my way. May mga ibang way din siguro kayo. Yan, water yung nilalagay ko dyan. So, pero ito, mas okay to sa akin. So, ayan, binilog ko yung fondant na medyo makapal. And then, saka ko siya ihahagod ng dahan-dahan pababa sa bola ng pabilog. Kasi, kaya ito ang gusto ko kasi mas nakukover siya ng maayos at bilog talaga. Nang hindi nagkakaroon ng problema sa fondant. Sa una, dapat makapal muna kasi nga ninipis siya ng panipis. Hanggang sa abutin nyo yung pinakadulo. So, ganun lang. Continuous lang, pero kailangan nyo lang tiyagaan para maganda yung pagkabilog ng inyong bola. So, bilog-bilogin nyo lang. Wag lang ang ulo nyo ang bibilog-bilogin. Ang fondant lang pong binibilog-bilog. So, ganun. Ayan. So, pag ganyan na, palas part na tayo, lalagyan natin ng water para doon na natin matatak na siya or masisealed. Ayan. So, ayan. Kita nyo, hindi pa siya bilog. So, kailangan nyo siyang himas-himasi ng pabilog ng pabilog. So, yung kamay nyo dyan. Yan. Ganyan. So, ayan na nga. Bilog-bilog na yan. So, ganun lang. Himas-himasi nyo lang. Tsaga lang. Pag matsaga kayo, mas bilog yan. Pero ako hanggang ganyan lang ang kaya ng aking effort. So, ayan na nga. So, ganyan. Walang ano yan ha. Medyo naglalagay lang ko ng shortening sa kamay para hindi siya dumikit, kaya medyo shiny yung ating fondant. So, ganun lang. So, ayan. Ayan, bilog na, diba? So, hindi naman siya perfect na bilog. Hindi nahipa ng masyado yung bola. Joke. So, ito nga ang ating grater sa cheese. Yan ang ginagamit ko para magkaroon siya ng details. O yung, diba, yung cover ng bola ay ganun. May parang hindi siya plain. So, ayan na. Nilagay ko lang yung black para maging bola talagang itsura. At tinusok ko na siya at inilagay ko na sa ating cake. O, tignan nyo. Yung ating cake ay medyo di ba yung kamay ko ay may shortening. Pag hinawakan ko yung cake, kaya ayan, medyo may shortening na siya. Eto na ngayon, maglalagay na tayo ng ating net. So, eto medyo nag-struggle ako dito sa una kasi nalilito ako. Pero, ayan, tinignan ko muna kung paano nga ba ilalagay yung ating net. So, ganyan, tumingin muna sa kodigo ang lola nyo. So, ayan, ganyan. So, inulit ko pa itong kulay pula kasi medyo nagsasag. Nagdagdag lang ako ng tiles. Pag nakita nyo nagaganon ang yung phone, dagdagan nyo lang ng konting tiles. At take note, sobrang ulan sa araw na ito ay ginagawa ko. Kaya, pero ang fondant natin ay palaban. Kung makikita nyo sa aking story, mayroon ako nung pinost na sobrang ulan talaga. So, iyon na nga, ganito lang yun. Yung isang pinahaban yung fondant, ganyan lang ilalagay nyo. Yan, parang pa curve. Ayan. So, ganyan yung yan. Ganyan lang yung una. Hindi nyo pagsasabayin yung dalawa. So, ayan. And then, puputulin nyo na ang sobra. So, at gagawa ulit kayo ng ganon. So, ayan. Hindi na ako naglagay dyan ng water kasi medyo moist ang ating fondant. Yan. Sobrang ang ulan pero hindi po yan. Matutuyo yan. So, eto na. Ididikit nyo lang yung nakausli. So, yun. Ayan. Gaganon ulit kayo. Magko-curve ulit. Tapos, yung nakausli, pag didikitin nyo yun. Ganyan. So, ayan. Oh. So, ayan, diba, nakita niyo. So, napakadali lang gawin. Napakadali lang talagang gawin niya. So, ito ngayon, yung pinagdikitan niyo, lalagyan niyo na ulit ng fondant. So, ganyan. Okay, yan, para lumabas yan, parang totoo. So, ayan na nga, idinikita natin ang fondant para sa ating details. O, ganyan. So, wala na akong nilalagay na water dyan. Kusa nang dumidikit ang ating fondant dyan. Ayan. So, para na siyang totoong net. So, tsatsagain nyo lang. So, ayan yung pinagdugtungan natin dahil ang pag-cover ko ng fondant ay yung paneling method. So, may parang hati. Pero, hindi naman yun masyadong visible. So, ayan. Medyo shiny talaga ang ating cake ngayon because nga naglalagay ako ng shortening.
Dahil nga dun sa kamay ko, ayan. Huwag kayong mag-alala, ang kamay ko ay lagi yan naghuhugas. So, ganyan. Ayan. So, ganun lang. Ulit-ulitin nyo lang hanggang mapuno nyo ang cake. So, diba bongga? Ayan. Tapos, ididikit nyo naman nyo. So, ang dali lang, diba mga kakeki? So, ayan. Tapos na. Oh, ang bongga. Pero dami nga lang ang bola natin. Alam yan ni client. Ini-inform natin si client beforehand na dapat nadami ang gagamitin natin. Pero kung hindi siya pumayag, pwede namang totoong cake. Pero since sa presyohan natin, dami lang talaga. So, ganyan. At alam mo, ang aking mga customer ay napakabuti. Lagi yan fully paid. So, ayan na nga. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at click the bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Bye-bye. See you again.